ipon, hindi lang para magsalo-salo sa physical na pagkain, kundi hindi po ating kaluluwa. Pero ito naman yung gusto ng Diyos na ating tandaan, mga kapatid, na higit pa sa mga ganitong celebration, yung hinihingi at inaantay ng Diyos sa atin. Kapag natatanggap natin yung kanyang biyaya na buhay, yung lakas, yung patuloy na kalakasan, hininga na patuloy niyang ibinibigay. Dahil habang ang tao, mga kapatid, ay tumatanda, nagkakaedad, papalapit tayo doon sa kamatayan, doon sa ending ng ating buhay. Ang pinakamasalimuot, kung na-spend natin yung ating buhay, na-spend natin ng hindi tayo nakapagbigay talaga ng kaluguran sa Panginoon, hindi natin nagamit yung buhay natin. At yun yung nakakalungkot. Kaya gusto ng Panginoon, mga kapatid, na kada taon natin na matanggap yung ating buhay na kanyang ibinibigay. Sabi ng Salmo, hindi ko kasi matandaan kung anong versikulo yun, pero ang sabi doon na isinasamo ni Haring David doon na tulungan mo kami, Panginoon, sabi niya doon na maalala namin kung gaano kaiksi yung aming buhay para kami ay maging matalino. Nasirib ka kagsat itilokano niya. Ibig sabihin, yung adi kinasirib ka kagsat na kayat iti Diyos, kadidi kinasirib tayo o kasanutay nga usaran ti Diyan. Yung talino, kung papaano natin gagamitin yung ating buhay. At ang sabi ni Haring David doon, yung sinasabi niya doon na ipaalala mo sa amin kung gaano kaiksi, isipin na lang natin, kung halimbawa mamatay tayo sa mga susunod na araw, yung buhay kaya na ginugol natin dito sa mundo ay karapat dapat na kaya natin isarap. Yun yung mensahe, mga kapatid, ng kapanganakan. Kung bakit napakaganda na kapag inaalala natin ito, ay maunawaan din natin kung gaano yung lalim ng mensahe kung bakit ibinibigay sa atin ng Panginoon. At siguro madadagdagan din yung ating unawa mamaya, kaunawaan, mga kapatid, sa pamamagitan ng mensahe na atin sa atin ng isang kapatid natin. Tayo ay tumayo at manalangin tayo sa pag-uumpisa ng ating gawain. Awisin kayo, wapsak, na tumaktir kayo. Yawat kayo, kinpun sa iti ako, wapin matangin kayo. Ato'y kami manin, o Diyos, na nagtakder iti sangguanan. Impaay mo ako iti may sa okasyon. Impaay mo iti may sa ngaldaw, manin ako kada iting pamilya. Nandanon manin ako iti may kapito, ako nga tawin. Na impaay mo ako dito nga ubin. Ang yaman kami din ka ako kasi ka, itinamitid, itipigsa, nangitid dito sa mga, biyag, hinggabay, ako kanya na. Ang yaman kami at ako itinaimbag mo, ng laklapusanan nga para kada kami. Nakasbilang naganak ako, nangitid mo kada kami, dito sirip, kinunawa, namang tarawidwid, kinmangidalan ka dito nga ubin. At kung kami, Ama, nasakbay kami, iruhin niya ako, dahil yung arabid mi, yung isumanin ako, ting kami pa nagyaman, tas tamot ka na ako, ting kami pa nagdenyag iti sa om, tapno arabid din mi, nga kasubagas niya yaman, ako at kung kami nagpagpakasin, nga noon yaman, dahil iti babak mi, kahit pagpurpurangan mi, dawatin mi ako din ang anay, nga pamakawan, asin manin kanya mi, at awatin mi ako, ti panakadamos mi. Agyaman kami apo, tainik ka na kami, iti baligi, dati nga rabid mi, tas tamot na apo, dikiti kakabsat mi, na nadanon mi, dikiti kakabsat mi apo, nga binmaray, agyaman kami apo, ta pinagtitipon na kami manin, dati nga biso, inumbong na kami manin, babae na apo, dati nga ramid, agyaman kami apo, ta sinuruan na kami, apo, ta sinuruan na kami apo, nga babaan ka na dito, igemot apo, nga aramidin mi, nga anong itikaloba, misudigya apo, ka na nga ramid mi, panagligid mi manin apo, isaon. So, agyaman kami itibalegi, ako nga intod mo kanyami, tas tamutin ako dito ng pamilya, na impaay mo kanyada ako, iti balegi kang runaan na ako, dito yung spiritual, nga ipapaay mo ako kanyada. Alawan ako, iti panagpapatuloy mi, dawatin mi nga si kamanin ako ti mga ramat, agusar, ako iti saom, babaan ako iti kabsat mi, sapay kalukatam, dagiti puso mi, kan kapanunutan mi ako, tapnukas ka ako, at damanin kapaypayan na, iti sa om para kada kami tapno adamanin pigsami adamanin apo kiri biti na espirituan mi tapno kasta apo saan nila nga maaramat iti bukod mi hindi ko ti maaramat mi kang runaan na apo iti kararuan mi agyaman kami dati iti daw kong dawat mi may kapiti na gana Jesus kapsat iti amen awisin kayo kapsat nga kantahin kayo
mangidaton tayo wenno mangipaay tayo kakabsat iti maysa kantan kas panagyaman tayo iti Apo panagyaman nga kabsat na saan lang kadagit agudo mga banag hindi pagyamanan nung tikot di kinaimbag kinayat kakabsat iti Apo kanya tayo kantan may kabsat iya salamat sa iyo. Kusanan, parabor, kinayat mo kanyami, agyaman kami ti kinaimbag mo Apo, kadagiti amin yan, paay mo kanyami, saan ka nagkurang, nulikot di, inted mo, Apo iti biyag, tawin, gabay kan kadagiti so amin, Apo kang runa na tina espirituan, agyaman kami, tinaganesos. Kablawang kayo kapsa, tinimbag na natin kayo, sinagan na kayo ng Isus. Kit, basahan tayo dati umunang nga versikulo tayo. Alam ko na tunggal may mga bagay-bagay na gusto natin magpasalamat sa Panginoon. Minsan, linalakitan natin yung mga bagay-bagay ng gayon. Ito, minsan, nagpap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 agp
kapatid, ang sabi mo pa rin, Lord. Kasi minsan may mga panahon na dumarating din talagang walang-wala. Minsan huwag nating isipin na o kaya mag-self-pity na parang kinakawawa natin, naliwawa na wala man lang tayo mapagsalo-saluhan. Kundi alam niyo mga kapatid, ang pinakauna sa lahat kung gusto natin yung malalim na una na maunawaan ang pagpapasalamat yung ginagawa natin na pag-aaral ng salita ng Diyos.
sigurado. Kahit man lang china-challenge ko kasi dahil hindi naman lahat yung mga kapatid, hindi naman lahat tayo nakaka-afford, gano'n. Kaya huwag tayong yung mahiya. Kaya minsan yung nagpapa-Bible study, minsan sinasabihan ko gaya doon sa Remos o kaya sa Kalungkungan, kahit diyan kila Sister Julie, o kaya sa mga ibang kapatiran, sabi ko, hindi naman masama na nakahanda din kayo ng mga merienda dahil gusto nyo yung masyado pa yung na-impress mo sa salita ng Diyos, masaya kayo, kaya sinasabayan nyo yung mga ganon. Pero sabi ko, minsan naiintindihan natin yan kung tayo-tayo lang. Eh, how about yung mga hindi nakakaintindi? Kaya tuloy, natatakot silang makinig ng salita ng Diyos, mag-invite na magpa-Bible study, dahil ang unawa nila, baka ganun. Oh, kaya minsan ipinapaunawa ko, lalo na sa mga kapatid na talagang doon kila brother yung sila, si Sir Maria. Pero at least man lang naiintindihan din nila. Pero kung meron, bakit hindi? Pero ang point ko doon, yung bang magsanay tayo na gano'n para, yun nga, kung halimbawa may gusto nung makinig ng salita ng Diyos dahil masaya pala, yun pala, ganito, gusto ko dito sa bahay. Walang hadlang. Eh, minsan nakahadlangan na gano'n. Naku, gusto ko sana magpa-Bible study. Wala naman. Pero hindi naman lahat nakaka-abort. At saka minsan, may time na dumarating talaga na tuyong-tuyo yung bulsa natin. Pinapahintulot ng Diyos dahil ayaw ng Diyos na yun ang magiging sagabal. Oo, bagamat minsan sabi ko nga eh, pag magpapasalamat tayo, linalakipan natin yung mga bagay-bagay na naghahanda tayo dahil gusto natin magsasalo-salo, mga kapatid. Kung nandoon, kung meron. Pero kung wala mga kapatid, huwag tayo mag-isip na para ba magsasalpiti tayo, bakit? Huwag, dahil ang Diyos naman pinapahintulutan niya. Dahil titignan niya tayo. Diyan tayo tinetest ng Panginoon. Kung gaano natin malalim na mauunawaan yung Thanksgiving na sinasabi. Alam niyo mga kapatid, yung malalim na ibig sabihin ng pagpapasalamat, nakalagay dito sa John 14, verse 21. Sa Ilocano, basahin ko na lang. Tapos dadagdagan ko na lang yung Tagalog sa pag-ibig. Kaya abdaan ka, dagiti bilbilin ko, kat kung palan na ida, isuday tati agayat kanya. Ket ti agayat kanya ayatan na ni ama ken isu ayatek toket at pang kaminto ken buwana. Ang pagpapasalamat yan ay isang imbang may isang expression ni ayat. Yeah, iti pagpapasalamat. At saka maraming mga iba't ibang pag-e-express natin ng pag-ibig. Gaya yung sabi ko nga na magluto ka, tapos mag-invite ka, tapos mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Dahil yun yung alam mo na way ng expression yung pag-ibig mo sa Panginoon. Ang pagpapasalamat, yan ang isang pag-ibig sa Diyos. Yun ang kapatid. Pero ang malalim na una, malalim na ibig sabihin yung Thanksgiving, yung pagpapasalamat, yun yung pagtupad. Kung totoo naman na nagpapasalamat kayo sa akin, yung mga binibigay ko sa inyo, yung mga favor na binibigay ko sa inyo, gaya yun, nadudugtungan yung taon ni Trixie. Siyempre, sino ba naman ang hindi masaya? Eh, ang taba-taba niya, magdadalagita niya. Parang kailan lang, napakaliit lang. Pero tignan mo nga naman, napakalaki niya. Ngayon, naisip ko tuloy, naku, Panginoon, binigyan mo ako ng napakalawak na unawa, pagtitiis, pagtitimpi, dahil Sister Irene talaga, kahit anong buwan talaga, makita mo naman yung pag-aaruga niya. Pero, unang-una sa lahat na pagpapasalamatan nila, at saka si Balae tuloy ang... Nasanay na kami kasi sa Balae. Hindi ko natuloy alam yung pangalan. Di ba naman in-introduce yung Balae? Balae. Tuloy kami. Balae. Oh, alam niyo mga kapatid, mas maganda Balae. Ngayon, alam niyo mga kapatid, unang-una sa lahat, maisip natin kung gaano kahaba, kalalim yung pag-ibig ng Diyos. Bakit? Wala naman tayong magawa eh. Wala naman tayong matapos o magawa, maipasa katuparan
kung hindi ang Diyos ang gumagabay sa atin, siya ang nag-i-instruct, siya ang nagtuturo sa atin, siya ang nagbibigay ng wisdom, yung strength. Alam niyo yung pinaka-greatest na gift ng Panginoon, yun yung blessing na sinasabi, yung pagtitiis na binibigay niya sa atin upang maaruba natin yung mga naipa-ayuan. Dahil kapag wala yan, ay naku, baka si Trixie ngayon, letter L na yung paa niya sa atin. Pero tignan niyo, saan galing yun? Sa Diyos. Yan yung blessing. Yan yung pinakamalaki at pinakamalalim na ibig sabihin yung blessing. Ano ba kasi yung blessing? Yun yung nagbibigay ng ano natin, yung strength natin para malagpasan natin ng mga suffering. Malagpasan natin ang mga tinitiis natin. Kaya nga si Paul nung hinihingi niya sa Panginoon, Panginoon, alisin mo kaya itong mga tinik sa akin, hindi ako makakilos, sabi niya. Sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for thee. Maunawaan sana natin yung grace na sinasabi niya doon na, masapatan ka sana, Pablo, yung gracia ko, sapat na sana sa iyo yan. Ang ibig sabihin yung grace na sinasabi, kahit may tinik ka, ay may hirap ka, kahit may suffering ka, kung ibibigay ko yung lakas mo, walang hindi mo malalagpasan. Walang hindi mo kaya na kung malalagpasan na hirap. Yan yung blessing na pinakamalalim. Diyan tayo magpasalamat. Sa papamagitan ng ating pagpupuri. Doon, yun naman ang pinakasukli. Yun yung pinaka-greatest na thanksgiving. Yung pagsukli natin sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pagsunod doon sa gusto niya. Doon sa, ayon sa gusto niya. Dahil ang sabi ng Panginoon, wala akong masamang intention, wala akong masamang gagawin sa inyo, hindi ako handa na magpanunot ipagtaksan niyo, ngunit iniisip ko sa inyo yung lahat yung kabutihan sa inyo. Yung pinakadabi, lalong-lalo na yung nag-aantay na kingdom of God. Yun yung regalo niya para sa Panginoon. At dito, yan yung strength natin, yung unawa natin, gaya ng strength kayo rin. Maging si Balae naman, dahil siya naman ang tumutulong kay Sister Irene. Dahil maagang nawala dito sa mundo yung nanay ng mga bata. Kaya, ipinabalikat sila Sister Irene. Pero tignan nyo ang Panginoon, kahit wala yung nanay, ang Diyos ang sapat na nagbigay ng kanilang lakas. Kaya huwag tayong madanagan kung may mga suffering tayo. Halimbawa yun, wala yung nanay nila na maaga. Pero tignan mo, binuhay ng Panginoon sa pamagitan na ginamit niya ng mga magulang o kaya mga lolo. At ang nagbigay ng inyong mga kalakasan, sapat na unawa dahil napakahirap mag-aruga, lalo na yung makukuli. Yung apo ko nga, napakaliit pa lang, gusto. Wala kang, ay naku, mag-anon ako minsan dahil pagod na pagod. Pero alam nyo, naisin ko, Lord, bigyan mo kami ng lakas. Bigyan mo kami ng unawa. Bigyan mo kami ng yatidog, anus, apro. Kanagrigat, agayawan, apro. Pero lahat bagay, lahat yan ay ipinapahintulot ng Diyos. Kaya, hindi natin pwedeng i-question ang Panginoon. Bakit Panginoon, ganito ang binigay mo? Bakit Panginoon, ganito ang binigay mo? Dahil sa likod niyan, may adating na itas, may dulot na katatayo. Lumawa kang tayo. Unang-una, huhubugin niya lang tayo na maging yan na kututol, na anos, hindi na natigor din ako niya. Yun yung hubugin sa atin ng Panginoon. Kung bakit minsan pinapanunulitan niya. At ang pinaka-greatest gift ng Panginoon, na sufficient naman ako magbigay na lakas niyo. Ay, huwag kang mag-alala. Sige lang, go on. Gawin mo lang, gampanan mo lang yung pinapagawa ko sa'yo. Nasa tabi mo ako. Gagabayan kita. Ibigyan kita ng lakas. Aaliwin kita in times ng suffering, in times ng trouble mo. Gagabayan kita. Hindi kita pababayaan. Yun dapat ang panggawa ko. Hindi lang yung nakikita. Dahil ang mga bagay-bagay nakikita, pagkain mo yan. Pero yung binibigay ng Diyos na lakas, sigla, sila, yung joy, yung peace, yung strength mo, hindi mabili ng Diyos. Walang kasing tulad yung ibibigay. Yun yung pwede. Yung pangalabi.
Kasi gusto ng Diyos malagpas sa lahat natin niya sa pamamagitan ng ating pagsunod. Yan lang naman ang pinakamit. Yung pagsunod lang natin para nangyayin yung mga palatuntunan niya. Isang palatuntunan ng Diyos na dapat sundin natin ang nakalagay dun sa proverb. Sabi doon, turuan nyo ang mga bata habang bata pa sila. Musmus pa sila. Yung helpless pa sila. Yung talagang nakasandal pa lang sa kanan sa inyo dahil wala pa silang kalakas-lakas. Yun, turuan nyo na yaan kung papaano mag-build ng isang bata yung unang-una na maging maano sa Panginoon, yung matakutin sa Panginoon. Dapat matakot sa Panginoon. Unang-una. Huwag sa mga mag-build. Huwag lang natin na i-train sa pamagitan na puro bakot o kaya i-train sa puro bigay para wala na lang gulo, para ma-stop na. Yun, mali yun. Okay. Yun ang isang bilin ng ano na dapat natin. Gamitan ang ilang mga magulang, lolo at lolo. Yung pag-train sa kanila, Bakit? Naku, napakahalagang isang kaluluwang. Kaluluwang mga yan. Si Trixie, mag-aano na yan. Magkakaroon na siya ng hindi medyo malaslasin ng tumutikwan. Yan ang pinakamasarap na mga aid na dapat natin na ituro sa kanila yung landas ng Panginoon. Alam niyo, yung landas ng Panginoon na dapat ituro sa kanila, yung anak. Kung halimbawa na nakakita siya ng magandang dapit, tapos siya wala. Kung halimbawa na talagang walang wala, anak, alam mo, nakapalit ng Panginoon, alam mo, mas maganda yung gamit mo. Dahil balang araw, bibigyan ka ng Panginoon ng napakagandang damit. O, kailin mo siya. Ayaw ng Diyos, alam mo yun, mapupunit din yun. Masisira, ganunin mo yung bata. Yun, matutunan na niyang matakot, matutunan na niyang umasa sa Panginoon. Kung meron, dahil nature ng bata yun eh, madaling mainggan nyo na hindi umapal, mainggit. Nature ng bata, si bata yun. And turuan mo na huwag siyang mainggit. Turuan mo, para balang araw, lalaki yan na hindi mainggit. Kasi minsan yung mainggitin, kanseros na sakit yan. Ang daming problema, ang daming kasalanan na kung pwede kang mapulog yan. Kasi, yan sakit na yan, yan ang nagpapakita na hindi ka satisfied sa Diyos. Hindi ka, higayahan ka na bapnot. Yung mga ibinibigay sa'yo. Yun. Kaya, maganda kung turuan mo na yung bata. Kaya yun ang nature ng bata eh. Yun. At saka kung ano yung nakita niya, gusto niya agad. Ganun ang nature ng bata. Kaya huwag mong turuan na tapahalan mo agad para matapos. Ay, wow. Maging mapagtiis ka. Yan ang dapat i-pray mo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ako ng lakas. Bibigyan ka ng Panginoon. Dahil gagamitin ka na niya. Kahit man lang yan, mga anak natin, mga apo natin, ang ganyan natin. Kahit di na tayo makapag-pray. Dahil hindi yun ang linya natin. Yan yung congregation na maliit. Na ipinapahawak sa iyo ng Panginoon. At napakalaki yan sa paningin ng Diyos. Huwag natin maliitin yan. Kahit lang yun. Kaluluwa na yan, anak. Kung magsalita yan ng Diyos, turuan mo na siya na maalis yung, yan yung i-build kasi ng kaaway eh, sa anak. Yung mga maingitin, seloso, selosa. Tignan mo kung bakit madalas ang pag-aaway ng bata. Nagsiselos minsan, turuan mo na. Turuan mo na kung tayo. Gamitin mo itong salita ng Panginoon. Turuan mo siya na matakot sa Panginoon. Magkunwari ka, alam mo, pag magtuloy-tuloy yun, na ganun yun, maingitin yun, palaaway sa iyon, pinag-ano-ano niya, hayaan mo, tutungo ng sungay niya, pupunta, sabihin mo, tignan mo, mag-ano yung bata. Ay, ganun. O ikaw, magiging angel ka, pupunta ka sa langit, kukunin ka na ng Panginoon, doon ka, ang ganda doon eh, kaganunin mo. Eh kung halimbawa, marami siyang hindi, ang dami doon. Iyaan mo, bigay sa'yo ng Panginoon yun. Lahat-lahat, ibigay niya. Ang dami, ha? Gaganunin ko na siya. Kasi madali palang maniwala yan. Nakasandal sasabihin mo yan. Kasi helpless pa lang yan. Tignan mo, ilaki niya yan. Kaya pagtiisan mo yung sandal mo, yung chinelas mo. Alam mo, ang Panginoong Yesus noon, ang sandal niya butas. Pero tignan mo pumunta sa langit. O binigyan ng Panginoon ng gold na sandal. Gaganunin mo siya. Huwag mo yung isana. Alam mo kasi ang gold na din na word. Lagi kong sinadya yung pagsasana. Na anong sanayin natin? Yung makalangit na buhay. Your kingdom come on earth as it is in heaven.
rin, sabi niya, kasi ang pasukan mo, kingdom of God. Magsanay na tayo. Kaya ang pinakamalaking grace sa atin, ay yung binibigay na buka. Gaya ni Kasi, grace na pa rin. Balang araw, baka may panggagamitan ng Panginoon. Kaya kung minsan na, papa, ano tayo, Panginoon, bigyan mo ako ng takas, bigyan mo ako ng pagtitiis, dahil ito, kaluluwa din ito. Kasi kung bumigay ako, Panginoon, yung pagbigay kasi natin, matutularan nila. Halimbawa, pag mawalan na tayo ng pagtitiis, eh, tutularan ka niya, gagawa din siya ng ano, kasi bata yan. Kaya dapat mapagtiis din tayo. Minsan yan ang nakukuha kong lesson, eh, kaisa-isa pa lang yan eh. Yan, kulit-kulit na. Sabi ko, Panginoon, binigay mo ito. Ano kaya ang, ano to, ay, bubugin mo sa amin. Pagtitiis. Lalo na doon sa nanay. Yun ang uhubugin niya, yung pagtitiis. Yung natuto siyang magtiis sa hira. Kasi napakaganda kung makubog natin yan, kahit anong hirap na ang dada natin, wala. Very, parang na-enjoy mo ito. Dahil na sa amin. Ganun yung bata. Sanay na natin yung ganung buhay. Dahil yun ang gusto ng Panginoon na gagawin natin para pagdating ng araw na kukunin na niya, ay nako, hindi ka magigilty. Bakit? Tinuro mo yung itinuro ng Panginoon sa'yo. At alam na alam mo, sure na sure ka. Sayang-saya ka. Bagamat iiyak ka din dahil siyempre magigiliw ka. Pero masaya ka dahil alam mo na very nice yun. Napaka-content na buhay. Napaka-safety na buhay. Napaka-mayamang lugar yung pinuntahan ng kaluluwa ng ayon. Hindi ka rin, hindi ka na magigiliw. Masarap na ang tulungan dahil natapos mo yung binigay sa'yo ng Panginoon. At tinapos mo sa pamamagitan ng tinupad mo yung binigay ng Panginoon. Kung ito mo kayo gagawin natin dahil ito, dahil ito ay isang human ng Panginoon. Turuan niya kasi may kaluluwa. Kung bakit yung sinasabi. Sabi nga, isang kaluluwa. Napakahalap sa Panginoon. Dahil yun, ang dagiban din lang yun ay namatay sa iyo. Tapos baliwala lang sa iyo. Kaya last verse natin mga kapatid. Dito sa hindi pala last verse. Second to the last pala. Sabi dito sa 2 Chronicles 29:14 hanggang 15. Amin nga maidatdaton iti Diyos nagdakumit laeng kenkwa na tapukwa na amin kabay. Gusto niya kasi yang ipinapaaruban niya sa atin, ipapaklay na kanya tayong anak at apo. Gusto niya na maipresent natin sa kanya pagdating ng araw. Aya-aya at lumulubog sa kanyang palangin. At yun yung totoong pag-ibig, yung totoong pagpapasalamat sa Panginoon. May represent na natin sila. Dahil sa kanya galing yan, sa kanya dito. Kaya sabi niya dito, lahat ng bagay sa Diyos nagmula. Kahit yan, hindi natin yung strength, hindi natin yung perseverance natin. Hindi, anos tayo, igtong tayo, hihingin natin, ibibigay niya 100%. Dahil napakabuti naman yung gagawin mo, yung panggamitan mo. Bakit kanya hindi bibigyan? Kung makikita kanya lang na very responsible ka na nagiging caretaker to sa kaluluwa na ibinigay mo sa'yo. Anak mo man yan, o ako na yan, o pamangkin mo yan, o kahit ano, basta na ibigay sa iyong poder, may layunin ng Diyos, ba't nandiyan ka? Gusto niya kang gagamitin sa niya para hubungin sila ng naaayon sa Diyos. Dahil ang gusto ng Diyos, yun na pinag-uusapan natin, kung sa daan, dito lang lalakad, huwag kang lalampas, huwag kang tatalong, dahil nandito yung presensya ko. Eh, tumalong, eh, pahamak. Ganyan ang salita ko. Kapag kayo din natin ginawa ka tigay-tigay, pahamak. Kaya kailangan ito mga kapatid, so, like na ano natin sa mga bata. Very importante na bata. Dito yung kapatid. Ngayon, dito natin basahin yung last verse natin. Dito sa Deuteronomio 11 verse 18 hanggang 19. Ibasa ka lang mga kapatid. Isu tiga puna, nga ipasnet yun to, dagito'y asasao, kanagita puso yun. Ken kalaway, kasi si tayo tiko eh, at balimik sang palo kanya rin. So si tayo ni Mangyuna,
tayo yung una na makitaan nila. Kasi tayo yung example. Nakasandal sila sa atin eh, kasi mga bata pa yan. Kaya ibadbad yun to ida, kita kararuwayo. Ibadbad yun to ida, akas may sa tandaan, ita imayo. Kaya isudan po ti, pan nakabadbad ti bait, dagiti, matayo. Unawa, bibigyan ka ng Diyos ng unawa. Yung maawatan, si purpose niya akong mahapay, may anak na ipad na, makulit man day ta, samitan man day ta, yay. O, naligat man tibiyak mo, mas yay. Ika na kasi pa nakaawat niya. Yay, magiging pa yaman. Kapag ka nandun na yung wisdom na ginibigay, wisdom and understanding na binibigay ng Diyos na yan. Blessing ang sinasabi ko, wala nang makinig. Kaya isuro yun to, dagitoy, kadigiti anak yo, kalpasan na nga, pinagdiyak tayo, kalpasan na i-apply, pinagdiyak tayo, dagitoy siya ko na, dagitoy na, isuro yun to, kadigitoy anak yo, ah, dagitoy, iti sawsawin yun to, kadakwada no, tugaw ka, iti balay mo, ken mo magmag na ka, iti dalan, ken mo agibda ka, ken mo bumangon ka, ano yung ginagawa mo, pinaka-great na command ng Diyos sa'yo. Haan mo baybay ang kita ng pagpagawa. Tiyan na. Babasit na pa. Kinakagreit ka kapsak na pamagbaga. Una, ipagbiyag mo kailang dadasako. Saan ko isuro? Panarigat mo isuro. At nakapagpatin mo ba eh? Mukhang mo ba ito? So, masap. Isungad ka ti first. Na yung baga na. Ipasnag yun to. Nagito ka sa upang ito puso yun. Ken kararway, ket ibadbad yun to ida, akas may sa atangindaan. Kaya pati pagtangdaan ng ganito. Pagitaan mo. Yan. Pamakita dahil mo. Kaya pati pinaka-greatest and powerful nga pag-share or pag-hubo. Pagitaan na. Kaya makita dahil lang. Pagitaan tayo. Hantay man ma-perfect. Dala ka muna yung ako sis. Nag-relat ma-perfect. Haan? Ang muti ako, di ba makasibad tayo. Kaya kaya tayo kung saan. Kibihan tayo kaya, diyan tayo sa'yo nang tayo may dawat yun ang kutik ka na tayo dito. At kumakayanan tayo dito na mahubog yung mabag tayo. At nunuhan ka makikita na kaya. Kaya't kung na naisuro yun to kanya da, tugaw ka man, tibalay mo, agita ka man, diyan, magna ka man, tidalan ko na, bumamo ka man, niya, mantira ka nito. Ipan mo, diyan, kadatakitlan. Ken, medyo at-adu nga oras, ken, nagipiksam, diyan, concern mo, kanya pang isuro dyan. Kasi sayang nga ure may come to day kita itinapit. Tapos nabiyak materially. No, hanga na kumog ti kaluluwa. Kasta, ato iti kasta. Pagsamsangitan dan ko, diyan na ba. Tapos sabali nga dahalan ti tinuturong da. Sabali nga istilo ti panagbiyak. Matan nga na ispirituan ti tinidya langit ti papanantayo. Iti papanantayo nga lugar na sagraduan. Iti papanantayo nga lugar pagarian. Iti Diyos na namarswa. Iti sumasakbay na kayo itulungin pa yan, itretrain na tayo, itibiyak mo makalangin. Ngayon, tipang train na kada tayo, so doon kita paspasam, so doon tayo sharing nita, doon kita sa kusapin. Gusto nga kakapsat, dahil pati magsayagan na rin tipang nangyayon. Tada ito itulungin, kasi pigsahan, kaya mangi-instruct ka na tayo, everyday, gusto nga niya, daily bread, daily word of bread. Kasi nakasama tayo ng mga anti-daily nga, antara kasi tayo, pumiksa at nakatrabaho, lalo di spiritual pag naitrabaho tayo na kaya 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 pagkubog di ako makayala tayo no, adu, isaw di ako, toy, puso tayo dahil talang kakapsat, iti kadaklan nga badam, iti may isa nga nagana, ikitak magkakapsat di strike yung sister na kahit papano mapagkulit dahil makalusan na halalan na ako gabi pinaiwanan. Yan yung ano mo, yan yung holy mo sa kanya. Pero yung mga kaluluwa nila, talaga yan ang pinaka-importante sa Panginoon. Yan ang kayamanan. Maiwan mo man ang mundo, lahat naman ng bagay naiwan. Pero yung ginawa mo, na yung takat mo amin yung huwag pigsam para maanoan sila ng Panginoon, maliwanagan sila ng landa, patungo sa Panginoon, yan yung sa at yan yung matrakarang niya. Yan yung matatanggap mo sa Panginoon. Nabayad mo pag... yan yung sweldo sa Panginoon. Yan yung internal na. Kailan sa iyo na yun. Praise God. Dito na yung talagang pagpatingin.
Siguro, ako rin mo na si Kuya ang naharap ay nakasak sa mga tayo mo siguro ni Jaya. Ito mo, sa uli ako, ano, sige, at kararap tayo mo rin sa kapat. Manang nga si Ken, managayat na Diyos, agyaman kami, tikinakalos mo, katakalingan ng anak mo. Agyaman kami ako, ikipatuloy nga parang tuntunan mo katakalingan. Panginoon, hindi namin masukat, Panginoon, ibig mo sa amin. Ang iginagawad mo sa amin ng tulong, Panginoon, sa araw-araw. Panginoon, hindi namin mabayaran sa iyo, Panginoon. Panginoon, salamat ulit, nadanan man na ako iti maipakito nga natawin ni Pixie ako, mamati kami inay nga ang nagbigay ng kalakasan sa mga lola at lola sa gabing ito, Panginoon, yung kalakasan na nagmula sa iyo, Panginoon, upang magampanan nila dahil itungkulin lang iniatang mo sa kanila, Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami doon sa mga blessing mo, Panginoon, na hindi lang yung material, kundi lalong-lalo na yung strength sa spiritual na nakayanan nila, Panginoon, na tatatanadanon dito'y ako nga. Maikapito nga tawin na nagyaman kami, unay, hala nga isuda na dito. Kasi kami, Apo, nga, sangsang kamay isang agsakatsat nga agyaman ken pa. Gapo dito'y ako nga, intulong mo, imparabor mo, kali dito'y ako nga, lolola kong lolo, Panginoon, kahit wala na yung nanay nila, Panginoon, sika itinangkid, itipigsada, kaya sika tinagpalim na takyag na, Panginoon, at nun, maaramig da, Apo, di kayo nararapat, nga, pangpadaktil da, Apo, nga naaayon si kalubang, kalitin nga, anak ni Trixie. Panginoon, agyaman kami mo, Apo, ikitunggal may isang anak kadalo ita, Apo, sapay talagito yung sasakon, isuko nga tayo karabing nga pigsa, kirit si bawat may isa, mag Apo, nga dito pagdadaanan ni, tunggal may isa, individual, at dito yung pagdadaanan ni, nga mga Apo, dito ka sa unko nga iso, dito ka lakad ni, amo ni Apo, maliti nga rigriga, tuto, adan ko Apo, tika paypayan, nga manda ka lang ako, itibatan, huwag sana kaming bibitaw sa iyo, Panginoon. Dahil awanin ti sa bali na pagbakuan, Panginoon, iti kalakasan namin kung hindi lang ikaw, Panginoon. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na aliwan, bawaan, kadigiti sa saom, Panginoon. Anyaman, di kiti pagdaanan minsan, lagiti bunga ako, ti panagliway ni kenta, bunga ako, ti nagpabaya, kadigiti sa saom, bunga ako, Diyos, ti kayat mo nga malintad kami, iso nga ako, madarandanasan ni, mapadparasan ni, digito eh, yung sapay, tatidawan ni, kumitig sa mga pagkenta, sa kinakam ni, kapag tigas ka ako, may patuloy ni, o Diyos, iti magnakenta. Ken hanga umig-ibot yan. Yamang kami, kaya tapo niya man tayo, bigitin. Ni balae, Panginoon, nga nakarating. Pagyaman kami matapo, di panatimay sana itang arabi, di presensya na, sapay katulungan ka dito yung apo nga lolo, nga dayta ka di apo, ipapaay mo. Ken kwa na nga ragsak na apo, nga may tumuntulong. Kada Sir Irene apo, iti digiti apo na, sapay patagilahin mo, tabi ko apo. Paay mo kaditay apo, itipig sana, salunat na, graman mo si asawa na. Lord, agyamang kami nga rod apo, niyaman pa'y dadigay. Daw-dawat, ken karsararap si may sakada kami na saan may nga naidawat. Apo, ni Trixie, kadigiti masangwanan ka ding aldaw, amo ni Apo Diyos nga adudigiti lasakon na dito nga ubing, dumakdak tila na apo, at lumawlawat itang nakaawat nang. Sabay, tagabayam ka din at apo, nang nangunaunay dagiti sa om, kaya tulungan ka di apo, dagiti agay aywan, nga lalo nga ipambay dati sirip nga gapo, kaya mga tap nun maiwanwan da apo, iti naaayon ti kami ubang dito nga ubing, kaya dumakdak kuma apo, nga agbalin nga managbuting kenta. Kaya manginanama kami apo, iti security, paay mo, iti nagdaw-aldaw, aginda na apo Diyos, iti maudim at nga biyag na kadeto nga nagbuwa. Magyaman kami, kag sublime na po ti dayaw, gloria ka, parang yaman at apo, ang tulitoy, hindi ti dawat ni pinagana, kus po na po kami. Amen. 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 Amen.